talagang maglingkod sa bayan na wala rin po silang background sa politics, ano po ang mapapayo ninyo sa kanila? Sa kaso ko kasi, hindi madali. Alam mo, pag nagsilbi ka, it's really a sacrifice. Kung gusto mo talaga magsilbi. Kasi ako, nung maging public servant ako, nasakripisyo talaga yung karir ko, di ba? Na sa priorities ko sa buhay ko, first, my first priority is my immediate family. Family first, before anything, no? And then second is being a public servant. Ang medyo napunta sa third priority yung show business ko. My God, 6 years na wala na akong nagawang pelikula kasi I got so involved sa pagiging isang legislator, yes. Congresswoman. Hindi madali eh, kasi batas na ang pinag-uusapan dito. Oo. Hindi ka mukha ng local government, local chief executive. Para ka lang nasa bahay, para kang nanay. You take care of a bigger family. But being a legislator, congresswoman, you really need to study. So, but when I won last 1998 for Lipa, first woman mayor, nung manalo ko, yun nga, yung sinabi ko kay Ralph, nanalo ko, paano yan? So, maganda naman si Ralph kasi in-enroll ako sa UP and I took a special crash course on public administration and local governance. So, kahit paano yung pasok kong yun, alam ko na more or less, ano ba ang local, ano ba ang local government? But you know what? Hanggang maging governor ako, hanggang maging congresswoman, every day is a learning process. Kasi iba ng iba yung nahaharap mo. So, para iba't ibang tao ang nakakasalabi. Yeah, but it's really a fulfillment para sa akin. Kasi nakapagsilbi ako, meron akong nagawa sa mga kababayan natin na nagtiwala sa akin nang walang camera. And then they appreciate you. Pinagkakatiwalaan kanila, para sa akin, legacy yun. Kasi yun ang importante, yung the respect and the trust they give you. Especially for a woman like me, na first, Barako country ang Batangas eh, di ba? Yes. Oh, so, pinagkatiwalaan ka to serve them. So, malaking bagay sa akin yun. And for that, I'm very, very thankful sa aking mga constituents. Salamat po. Okay. So, Ms. Vilma, we're gonna have like trivia questions lang na mabagilis. Unang-una po, anong favorite movie na ginawa ninyo? Parang dami. Ayan, relasyon. Ano? Kasi relasyon yung first glance lang. Pero ang dami. Oo, especially, Darna. Oh, yes! Hindi, especially yung mga movies na gawa ko when medyo nag-mature na ako. Yung mga women empowerment na mga pelikula. Bata-bata, paano ka ginawa? Sister Stella, Dekada 70. Alam nyo mga lahat. Yun, relasyon. Yun, di ba? Yun, yung mga movies na naging relevant and meaningful na para sa mga audience ko. Miss Vilma, ano? Vilma and the Big Billy ka. Phantom Lady. Alam na alam nila. Sumakay pa siya sa motor doon. Mamaya, kabayo yun. So, ang next question po natin, meron pa po ba kayong dream na makatambal sa pelikula both local and international? Well, international, syempre, Richard Gere. Idol ko. Syempre. Richard, long time ko yun, idol ko. Sa Korea, si Hyun Bin. Hyun Bin, crash landing on you. Of course. Wow. Dito, marami akong gusto na makasama. Pero ayoko magbitaw ng pangalan kasi ayoko namang maano yung iba. Ay, ayoko. Pero meron ako mga gustong makapareha dito. Or maybe yung mga newcomers natin na makasama ko sa pelikula. I'm excited ako doon for a good, let's say, a good project. Mm-hmm. Parang anak. First time ko na-encounter yung movie with Claudine, di ba? And it made good. So parang ganun, parang gusto ko rin yung ganun. Okay po. So, last question. 60 years in showbiz and as we all know, a very impressive record as a public servant. Marami po ang palaging nagtatanong nito and I'm sure lahat po sila interesado. What's next for Ms. Vilma Santos? Bakit po ba tayo nag-press con ngayon, Ms. Vilma? Parang gusto ko yata maging writer. parang gusto ko yata maging writer. Ako din po, parang masaya ko, no? And what's...
Oo naman, June. Ano, hindi. This time, I'm open and to learn more or new things. Yes. This one, I'm excited because nagkaroon ako ng isang programa o project na may partnership na sasabihin ko na may partnership sa Angkas. Why Angkas? Kasi initially, bago ko tinanggap tong partnership na ito, marami akong tinanong. Kasi unang-una, motorsiklo to, gano'ng ka-safe ito? How sure are we na safe ito? Diba? With the present situation ng traffic natin, yung mga lanes na meron tayo. Pero inassure ako kasi yung mga riders, well-trained. Hindi ka papasok pag hindi ka pumasa. So, nagte-training yung mga riders natin. So, the safety nets nito, inassure ako ng aking boss, no, si George, na aking partner, na 99.997% safe. Pati gear, lahat yan, complete gear na gagamitin ng passenger. And then, isang tinanong ko rin dito, ano ba ang future ng Angkas pa? And then I've learned na ito palang Angkas, yung mga riders natin, nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho. And as of now, the record that I got sa Angkas, more than 30,000 riders na ang nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng trabaho. Ang naging partner ko ngayon, I think ang Angkas at saka ako, we share the same beliefs and hopes for the country, like in terms of providing jobs and at the same time alleviating poverty. So, nung congresswoman ako, ako po ay naging parte ng committees ng labor and employment and at the same time poverty alleviation. So, pumupunta yung mga priorities ko or yung focus ko as a public servant dun sa advocacy ng Angkas. Nag-align kami. Kaya nung inoffer ito sa akin na maging partner ko yung Angkas, tinanggap ko. Kasi parang pareho kami ng advocacy, pareho kami ng gustong mangyari for our Filipino people. Miss Vilma, meron po yata kayong gustong i-introduce na papanoorin nila? Ah! Meron ba tayong ano dyan? Dito po, sa kabilang side. Nandyan. Ito po, meron po kaming teaser lang po ito. Teaser lang po ito ng Angkas. Pero, bawat istorya nito, may...